na naman tayo sa ating bagong recipe ngayon. Nanggagaling uli sa bansang Arab ang ating lulutuin. Ang ating lulutuin ngayon ay bale tatlo siyang klase ng mga vegetable. Tinatawag siyang kusa mashe, tomato mashe, baydijan mashe. Ito po yung mga gagamitin natin na mga sangkap ay nakaready na po. Lininis ko na siya at inalisan ko na siya ng mga lamang po sa loob. Ito po yung tomato. Nakikita nyo, malinis na po yung loob niyan kasi pinagtatanggalan ko na siya kanina. Ganito po yun. Ito po yung loob niya. Kailangan natin ay tanggalin. Para malinis po. Dahil lalagyan po natin niya ng karneng giniling. Ayan po siya. Lahat na po siya malinis. Ito naman po, shishine or kusa, tinatawag sa Arabic. Nilinis ko na din po siya. Ito po yung laman niya. Nandito po yan. Nilinis na natin dahil matatagalan po tayo sa paggawa dahil madami po siya. Ito naman yung talong. Ganun din po, malinis na rin ang loob niya. Ito naman po yung ating karne na ilalagay. Ito po yung ating mga sangkap na gagamitin. Lalagyan po natin ng bawang na in-slice na maliliit. Ilagay na natin yung bawang. Ito naman yung pong sibuyas. Atin na pong in-slice na maliliit. Lalagyan natin. Ito po ay dry celery. Wala po kasi. Kung mayroon po kayong fresh na celery, pwede rin. Ito po ay dry kasi wala akong makitang yung fresh na celery. Lalagyan natin ng konting asin. Lagyan natin ng red pepper. At lalagyan natin ng black pepper. Ito yung pinaka-special na ilalagay natin dahil yung nakakapasarap ng kanyang lasa. Ito po yung seven herbs or tinatawag nila itong paprika or buharat. Lalagyan po natin. Ayan, atin na pong ipagsasama-samahin silang lahat. Imas muna natin. Imas natin maayos para mag-absorb kanyang mga lasa. Ayan po, namas na natin maayos. Ilalagay natin po ito sa loob ng ating kamatis at talong. Ganito po yon ang paglagay. Ayan po, nakikita nyo. Ilalagay po natin. Ito po, ilalagay natin ang ganito. Pero huwag natin pakasiksikin dahil pag naluto po yung karne, mag-expand pa po siya. Next natin na naman lalagyan, ito pong kusa or shukine. Ayan po, ang paglagay din dahil maliit ang ano niya, kailangan i-form natin yung karne. Natin nalalagyan. Ito naman talong. Kailangan natin siksikin dahil parang pag niluto natin sa loob ay hindi po siya masisira. Kasi pag wala pong laman sa loob, magkukulubot itong talong. Kailangan siksik yung karne. Ganyan po. Po yung tinanggal natin sa dulo po ng kusa or shukine, ilalagay po natin siyang cover.
para hindi po matapon yung ating, ganyan na po yun. Ayan po, may cover siya. Ito naman yung sa talong, lalagyan natin ng takip para hindi po matapon ang kanyang karne. Ayan, ganyan po siya. May mga takip po siya. Naman po yung sa kamatis, lalagyan natin ng takip siya. Kaya hindi pwedeng itapon yung kanyang takip. Ayan, di ba maganda pong tingnan? Mayroon sila mga takip. Ayan. Di ba ang ganda po? Lalagyan po natin ng lemon. Pipigyan natin ng lemon pang ipampalasa niya. Next po, lalagyan natin ng tomato sauce. Yun ang kanyang pinakasabaw. Dapat po konti lang ang ating tubig kasi pag madami pong tubig ay lahat po yan ay tataas. Alalay lang ang ating tubig. Lalagyan na natin ng takip at ilalagay na natin sa ating gas. I-check ang ating nilutong kusa mashe by Dijan Mase at tomato mashe. Check na natin. Luto na po siya. Ayan, luto na po siya. Ilalagay na natin sa ating magandang plate para makita po nyo at ating titikman. Yung nasa loob ng kamatis at ito naman yung nasa loob ng kusa or syukine atin pong igigisa. Ilalagay natin ang bawang. Ilagay natin ang sibuyas. Ito po yung kamatis na tinanggal natin doon sa loob ng ating kamatis. Para hindi po masayang, kaya ginisa ko po ito dahil mal ang bilihin kung itatapon. Ilagay na po natin yung laman po ng syukine or kusa. Lalagyan po natin ng sangka para masarap ang lasa. Iyan po ay turmeric powder. Lagyan po natin ng paninta. Lagyan natin ng asin. Lagyan po natin ng red pepper para masarap manghang konti. Ayan, luto na po itong ating nilutong kamatis at yung laman ng kusa para hindi po masayang. Huwag niyo po itatapon. Ayan, ilalahok natin po ito doon sa ating kusa mashe. Niluto, ito po ay tinatawag na kusa mashe. Ito naman ay tomato mashe. Ito ay baijiang mashe. Ito po yung nakikita nyong sauce. Ito po yung sauce nito. Hiniwalay natin. Ito naman po, yun yung sa loob nitong kusa, saka sa loob nitong kamatis. Ginisa natin para hindi po masayang dahil napakasarap. Pag kumain tayo at lalagyan natin yan. Ipapakita ko sa inyo ang loob nitong ginawa nating kusa. Kukuha tayo ng isa para makita.
Ito naman po yung talong para makita nyo po. Po yung laman ng baydijan, ang kusa at ang kamatis. Yun pong nanonood ng aking video, samahan niyo po ako sa pagtikim ng ating nilutong kusa mashe. Para sa mga nanonood ko, tara, kain tayo! Yan po, napakasarap ng ating niluto. I-try nyo rin po ito. Kung meron po kayong talong, halisan nyo po yung loob niya. Kung meron po kayong kamatis, medyo po yung kamatis na bibilihin nyo, medyo po matigas pang konti at malaki. Parang mailalagyan po natin ng ating giniling. Dahil kung wala po kayo ng ganyan na kusa, po yung maliliit pong upo, pwede rin po yun. Maraming salamat po sa lahat na nanonood ng aking video. Sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga nag-watch sa akin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na sa aking premiere, maraming salamat po sa pakikisama niyo sa akin sa pag-premiere ko. Huwag niyo po rin kakalimutan ang mag-share and share sa inyong mga kaibigan. Like, share, and subscribe. Pakiclick lang po ang bell button below para updated kayo sa mga next ko pang video. Maraming salamat at God bless you all. See you again my next video. Bye-bye!